Magandang umaga po mga kasambahay and welcome to another very special episode of your favorite health and medical program. This is Doctors on TV and once again through the kindness of its president, Dr. Vic Santos, we are here at the very beautiful Fatima University Medical Center in Valenzuela City. My name is Dr. JM Ko. I'll be one of your hosts this morning. Joining me this morning, Dr. Lady Ruby Tagulao. Hello, good morning. Hello, nice to see you. Ganda-ganda ngayong umaga, no? Of course. We are here in a very beautiful hospital. Yeah, very advanced facilities, kompletong-kompleto pala dito sa Fatima University. Ayan, magandang umaga po mga kasambahay sa inyo po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman po tayo sa isang napakagandang linggo na umaga, kaya tutukan niyo lang po kami at marami po tayong mapag-uusapan mamaya na napaka-interesting, no, Doc? And hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, kundi sa buong mundo dahil napapanood ang UNTV sa untvweb.com. Pwede niyo rin i-download yung mga iOS and Android apps para sa UNTV. May apps na tayo? Yes, may apps tayo. Makes it easier para hindi mo na i-search sa browser yung untvweb.com. Download mo lang. Okay. Of course, we'd also like to invite you to join us in our social networking sites. Please like us on facebook.com/doctorsontv. Follow us on twitter.com/doctorsontv or email us at doctorsontv@gmail.com. Ayan. So, katulad nga sabi Doc, no, napaka-interesting ang topic ngayon today. But before natin pag-usapan niya at malaman kung sino ang ating special guest, let's have a glimpse of what's happening, no, in the world of medicine. Dito lamang yan sa Health Update. Mahigit sa 1 milyong estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa bansa ang mabibigyan ng libreng bakuna laban sa dengue simula sa darating na Marso. Ito ay matapos aprubahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang provision of dengue vaccine kung saan babakunahan ng libre ang mga mahihirap na mag-aaral na edad 9 o ang mga grade 4 students. The program will be implemented in the later weeks of March. Ito po ay ibibigay 3 beses, 6 months apart. So the 1,077,623 children will actually be getting the full 3 doses. Sa gobyerno naman, ibibigay natin between 9 to 10 years old kasi yun po ang pinakamataas ang insidente at yun po ang pinakamarami ng pasyente dahil nga ang dengue ay kumakagat sa panahon during school hours. 2 hours after sunrise. Ayon sa DOH, ang programa ay popondohan ng pamahalaan sa pamamagitan ng sin tax revenue. Tumaas ang bilang ng mga biktima ng paputok sa nakalipas na pagpapalit ng taon. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 929 ang kabuuang bilang ng firecracker-related injuries mula December 21, 2015 hanggang January 5, 2016. Mas mataas ito ng 8% kumpara noong nakaraang taon. Isa rin ang naitalang nasawi dahil sa ipinagbabawal na paputok. Karamihan sa mga nabiktima ay mga batang nasa edad 14 pababa. Pinakamarami namang naitalang naputokan sa National Capital Region. Kinumpirma ng Department of Health na negatibo na sa virus ang 59-anyos na overseas Filipino worker mula sa Saudi Arabia na hinihinalang may Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Ayon sa report, dumating sa bansa ang OFW noong December 30, 2015 at nagpakita ng ilang sintomas ng MERS-CoV tulad ng ubo at lagnat. Matapos na makuna ng swab sample, agad itong dinala sa Research Institute for Tropical Medicine upang doon suriin ng mga doktor. Batay sa resulta ng pagsusuri, negatibo sa MERS-CoV ang pasyente. Paliwanag pa ng DOH, sa kasalukuyan ay mayroong 6 na individual na hinihinalang may MERS-CoV ang kanilang patuloy na minamonitor. Marami kaming we call them MERS-CoV suspect. No, but as of today, wala pa rin nag-positibo. So, we remain as MERS-CoV suspect. All suspect has been negative. Wala nang positibo. But there are cases na pagka talagang exposed sila, pinapalagay lang muna sa isolation. This is Dr. JM Ko for Health Update. At yan po ang ating health update for the week. Mga kasambahay, madalas bang nangangasim ang sikmura nyo? If so, then this episode is very appropriate for you. Huwag muna kayong aalis. Don't change the channel. Magbabalik po ang Doctors on TV.
Up next, our nutraceutical expert will teach us the natural remedy for hyperacidity, while a gastrointestinal expert will give your full dose of information about gastric ulcer when Doctors on TV returns. At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. Ang topic natin this morning, bagay na bagay sa akin kasi parating akong sinisikmura, gastric ulcers, panoorin muna natin ang video na ito. Ang gastric ulcer o ulcer sa sikmura ay isa sa mga karaniwang gastrointestinal diseases sa Pilipinas. Batay sa datos ng World Health Organization, umaabot sa humigit kumulang 500,000 Pilipino ang naapektuhan nito taon-taon. Mahigit sa 6,000 sa mga kasong ito ay nauuwi sa kamatayan. Kaya naman ang gastric ulcer ay pang-20 sa mga leading causes of death sa bansa. Ang Pilipinas ay pang-21 sa mga bansang may pinakamaraming kaso nito sa buong mundo. Subalit batay sa mga eksperto, ang ulcer sa sikmura ay nagagamot kung maagapan. Kaya ngayong umaga, isa-isahin natin ang pamamaraan kung paano ito madedetect ng maaga upang maiwasan na mauwi sa kamatayan. Kasama ng mga expert, Doctors on TV. At yan po mga kasambahay, ang topic natin this morning, gastric ulcers. To help us understand this very complicated topic, we've invited a very special guest. Ayan, our very special guest this morning, she is a gastroenterologist. She had her fellowship in hepatology, interventional sonology, and digestive endoscopy in the Department of Gastroenterology, University of Tokyo. Fellowship in Gastroenterology and Digestive Endoscopy in the University of Santo Tomas. And she is the past president of the Philippine Society of Gastroenterology and Hepatology Society of the Philippines, Executive Board of Asian Pacific Study of the Liver. No other than Ms. Doctora Diana Payawal. Magandang umaga po. Good morning, Doctora. Good morning, Doctora. Thank you for... It's always a pleasure to be here and much more to discuss interesting topics, especially sa chan. Okay. Yes. Yan po ang ating topic ngayon. Yes. Actually, may dadagdag ako sa credentials. Training officer ko sa Cardinal Santos Medical Center. Ayun. In my residency in internal medicine, si Doctora Payawal. And I'm very proud to have him as wow. my son. Look at him. Yes, oo nga. He's interviewing me now. Yeah. Iba na ngayon. Talagang ang big dati tender. Kayo, parating nagtatanong sa akin pag nag-arounds tayo. Uh-huh. Ay, kayo pa magtatanong kay Doctora. Ngayon ako naman pwede magtanong sa akin. Uh-huh. Okay, Doctora, we'll be talking about the stomach. Yes. Para clarify natin, ano ba yung stomach? Kasi akala natin yung stomach, chan sa Tagalog. Ang stomach is actually in the center of the body. So, kung ito ang ating model, ito po ay ganito ang itsura. Okay. So, ito po ay nakikita nyo na dito na ito ay muscular. It's very muscular. So, ang role nito is pag kumain kayo, ito po ay from the esophagus to the stomach, out in the small intestine, so duodenum. So, lahat ng kinakain po natin dadaan sa esophagus, pupunta po sa stomach, at pagbuksan nyo po yung stomach, it's a hollow organ. So, dito po, nagiging namimix ang mga kinakain po natin para maging chyme, C-H-Y-M-E, no? So, para maging liquid siya at dumaan na yun sa small intestines and large intestines. So, parang dinudurog niya yung pagkain na pagpasok. Ang stomach has hydrochloric acid and pepsinogen to interact para maging pepsin. Yun po ang dumudurog sa mga pagkain natin para siya po ay maging liquid at dadaan ngayon sa duodenum. So paglabas sa stomach, dapat liquid na lang yung pagkain natin. Para madaling ma-absorb yung mga protina, yung mga kailangan ng ating katawan. So natural na may acid talaga ang stomach natin. Yes, the acid pH. Acid pH is actually the amount of acidity in the stomach. Usually, nasa 2. No? So, talagang may acid because an acid in the stomach is actually one that helps para ma-digest, number one. Para rin matanggal yung ibang bacterial pathogens sa ating katawan. So, pag may mga gamot na talagang zero yung acid ng stomach, yan po ay
importante ay nagiging problema sa ating paghinga sa in other respiratory tract infections. Yes. And what common problems can occur sa stomach? Okay, ang usual na common natin dito is ulcer. Kaya sinabi ni JM na ako ay humahapdi ang tiyan. So, yun po ang common na nakikita natin sa mga taong may sakit sa tiyan. Pagbuksan nyo po ito, nakikita nyo po, ito po ay may lining. No? So, pag yan po ay nauka, you have a wound in your stomach, yan po ay ulcer. So, pagka konting gasgas, kanyari na sanggi kayo, may gasgas, yan po ay erosion. So, pag sinabi ng doktor nyo, ah, kayo po ay may erosions, may ulcer, yun po ay lahat related to acidity. Of course, there are some instances that you can have cancer of the stomach. So, yun po ay lagi natin nirurule out sa mga taong minsan sumusukan ng dugo o bumababa yung hemoglobin, nagiging anemic sa katandaan. So, ngayon po ay marami kaming nakikita ngayon because of the advent of endoscopy, we see lesions very early. So, ito po ang aming makikita. Nakikita nyo po dito na may mga rugae. Rugae po ang tawag dito, no? Ito po ang nagtutulong para maging liquid or nagmi-mix ng pagkain para ito po ay lumabas sa duodenum and small intestines. So, bakit nga ba nagkaka-ulcer? Maraming causes ng ulcer. One is of course very high acidity, no? So, if you have stress conditions like ito, nagmamadali ka papunta dito, that's a stress condition. But eventually, bumababa naman yan kasi nagre-relax ka. So, the most common that we have is H. pylori. H. pylori is a bacteria. Ito po ay nakikita dito sa loob ng tiyan. Ang ginagawa po namin, ine-endoscopy namin, nakakakuha kami ng bite dito, biopsy, at tinetest po namin for H. pylori. Ang gamot po dito is anti-acid and 2 antibacterial. So pwedeng bacteria na ngayon ang nagko-cause ng yes, ulcers? Yes, bacteria can cause ulcers. That's a finding for the last 20 years. Okay. Also, if the H. pylori, I'd like to emphasize, is not treated properly, ito po ay nagkakalit rin sa cancer. Okay. So H. pylori is a risk to develop gastric cancer. Bukod-tangin natin also like the liver, a lot of the things that you eat, the medicine that you take can cause acidity. NSAIDs, no? Ito po yung mga gamot para sa sakit ng mga kasukasuan. Aspirin po, yung binibigay sa mga may sakit sa puso, clopidogrel. Yan okay. Po lahat ay nagkakaroon ng problema. Sabi niyo, Dr. NSAIDs, no? Yan yung mga yung non-steroidal anti-inflammatory drugs. Parang yan dyan, over-the-counter. Mga methylamic acid, mga ibuprofen. Yan. Buti na unahan mo, sasabi ko sana yung trade name. Minsan kasi nag-self-medicate yung mga pasyente, may konting sakit, bili agad ng methylamic acid. Yun po ay dapat ingatan natin kasi yun po ay nagiging cause ng gastric ulcer. And sometimes, unlike others, nagkakaroon po tayo ng bug, hindi sumasakit ang tiyan. Kasi po itong mga NSAIDs, they tend to ablate the pain. So okay. Hindi sumasakit ang tiyan. Minsan nakikita niyo na lang dumudugo yung dumi niyo. So ito po ay ating pag-ingatan sa pag-inom ng mga ganitong klaseng gamot. May question po kasi tayo, no, Doktora. Yung hindi na po ba kumakain ng tama sa oras, ay nagkaka-ulcer po ba? Yan po ay usual na tinatanong sa amin. Yes, it can cause the risk to develop probably gastritis. No? And if you don't eat on time frequently, yan po ay nagiging ulcer eventually. So, if you have this kind of problem, I think ang lalo na kayong mga tao sa mga set na kailangan may time frame, no? Meron dapat kayong konting biscuit, you know, to ablate because the food that you eat already bugs down the acid in your stomach. Yes. Any certain foods, doctor, that predispose someone to get ulcers? Well, typically we refrain patients from taking coffee. Number one, JM, is smoking. Pati ho yung smoking can affect ulcers. And we've done this study in UST wherein we found out that among our patients, dalawang risk factor lang talaga sa mga nakaka-cause ng recurrent ulcers. And this is H. pylori and smoking. Isa pa nito, gatas, take milk thinking yes, it will neutralize the acid. That is a common misconception.
kasi ang gatas actually buffers off the stomach. Para pag alis ho ng gatas sa tiyan, nagtumataas agad ang acidity. So this is something that we have to be careful. Okay. So kung may ulcer na po yung isang tao, paano po ito nakaka-apekto sa kanyang digestion? Yan ay common cause of people getting a excuse from work, no? Kasi po, mahirap po magtrabaho pag masakit po ang tiyan. Hindi ka makaisip, hindi ka makadesisyon. And for people who have to be alert often in work, medyo mahirap po yung gamit. Mga kasambahay, ang daming naibahagi sa atin ni Doktora. Pero huwag po kayong aalis kasi panuuri muna natin kung paano ba mag-prevent ng hyperacidity. Naturally, dito lamang yan kay Ms. Yas Morales sa Naturally Yours. Welcome once again to Naturally Yours. This morning, pag-uusapan natin yung mga side effects ng holidays. Kadalasan enjoy na enjoy tayo sa holidays natin, but nandyan din yung tinatawag natin stress sa holidays na nagkukos ito mga kasambahays ng hyperacidity. Number one ang stress. Of course, napakaraming pagkain. At hindi tayo pumipili masyado ng kakainin natin kapag holidays. Nandyan, ang matatabang pagkain, nagkukos ng hyperacidity yan. And this morning, pag-uusapan natin kung paano natin naman ma-prevent o ma-alleviate ang symptoms ng hyperacidity. Marami tayong pwedeng gawin para ma-alleviate ang ating hyperacidity the natural way. Kadalasan, ang pag-inom din ng medication ay nagkukos ng hyperacidity kaya medyo iwasan muna natin. Let's try baking soda. Sa isang baso ng tubig, pwede nating patakan ng isang patak o one pinch of baking soda and then drink slowly, dahan-dahan ang pag-inom natin. Ito ay nakakapagpaganda o nakakapagpaluwag ng ating pakiramdam, especially of course sa ating stomach. Ang banana o saging ay nagtataglay ng napakataas na potassium. Na kapag nakarating sa ating mga sikmura, nagiging alkaline yung ating sistema. So that nababawasan o nawawala ang pagiging hyperacidic natin. Of course, napakasarap ng banana, napakaraming presentation at napakaraming preparation. Kaya napakahusay ito sa ating mga anak, hindi lamang ito, napakataas sa bitamina, mataas din ito sa mineral, at ito ay may protina din mga kasambahays. At nakakaganda ito sa sistema ng ating katawan. Ayan mga kasambahays, sana may natutunan tayo ngayong umagang ito tungkol sa pangangalaga ng ating mga katawan. Kita-kita ulit tayo next week. Dito lang yan sa Naturally Yours! Up next, do you want to know the age-appropriate toys for your little ones? And find out the latest technology in diagnosing gastric ulcer. All these and more when Doctors on TV returns. And welcome back mga kasambahay to Doctors on TV. We're still with Dr. Diana Payawal, the past president of Philippine Society of Gastroenterology and the Hepatology Society of the Philippines. At ngayon naman, nandito tayo sa napakaganda at napaka-modern na endoscopy unit ng Fatima University Medical Center. Dr., we're talking about gastric ulcers. Yes, kanina sinabi niyo yung mga risk factors, yung mga naramdaman. Ano ba yung mga complications pag pinabayaan ba ang ulcer? Well, there are actually four complications. Una, nasabi na natin, bleeding. Yung susunod po, yung nabutas na yung tiyan. So, if there is persistent pain, because nga acidity is very high, nag-uka siya, nagkaroon ka ng parang sugat, and eventually, magdudugo yan, tapos mabubutas na. And then, of course, there's penetration and perforation. So, pwedeng pag nabutas, pwedeng mag-penetrate to another organ. And then the last, of course, is obstruction. So, meaning, kasi may pyloric ring, dahil may ulcer doon, hindi makapass through. So, babalik kayo, susuka kayo. So, para sa gastroenterologist, vomiting is a warning sign for us. So, there are warning signs, JM. So, if the pain becomes persistent, so, laging bibigyan ka ng
gamot for a certain period of time, 2 weeks. Pag hindi gumanda, mag-endoscopy na kami. For patients who have weight loss, you know, these are red flags. For patients who are bleeding anemic, these are red flags. So may mga red flags kami in history taking that we tell our patients, oh, kailangan na lang endoscopy. So over patient, hindi ka mukha ng colonoscopy. Ang colonoscopy kasi random at the age of 50 to prevent cancer. Ito po sa upper GI endoscopy, medyo meron kaming time frame. So ibig sabihin, if after 2 weeks, bata ka pa, like you, you're very young, may dyspepsia ka, if after 2 weeks of treatment, hindi ka gumanda, mag-endoscopy tayo. But ano bang ibang reasons for want to see a doctor? Ako, minsan sinisigmura ako, pero nawawala naman, doktor. Kailangan ba magpa-check up na ako? Yes, if it becomes persistent. Kunyari dati, persistent symptoms. Minsan, o kaya lagi na niyang nagiging madalas. So, okay. This is something also. Kunyari dati, once, tapos pagkain mo, nawawala. Susunod, in 2 weeks time or 3 weeks time, kumain ka, hindi nawawala. So, you are bothered. So, yan. Kailangan magpatingin ka na sa doktor. Bago pa ito makapag-hinder sa kanya, katulad sa doktora, sa kanyang work. Yan ang aming laging sinasabi na early diagnosis is important. So, and doctor, you've been talking about endoscopy since earlier. Does ultrasound have any role pag sa mga ulcers niya? Yes, because one of the more common causes is also dyspepsia, is gallstones. So titingnan namin, but not all patients with gallstones are actually causes of ulcers. So, ibig sabihin ko, routine sa amin na i-ultrasound muna, tapos kung may makitang stone, then we give you a certain period of time to determine whether the cause of the symptoms is because of the stone. Pag hindi, ibibigyan na namin kayong gamot ng dalawang ng PPI or proton pump inhibitor for 2 weeks, at pag hindi mawala, for endoscopy. Pero linawin po natin, ano nga ba ang endoscopy at paano siya ginagawa? Ito po ang aming endoscopy scope, no? Pakikita mo sa dulo, meron niyang light at merong port, no? Doon lumalabas yung biopsy namin, at yung isa nagpo-provide ng light para makita namin pagpasok sa stomach all the way to the duodenum, makikita namin kung may ulcer, may polyp. Okay? Ito po ay nagagalaw namin, nakikita nyo, galawin mo, ayan, paakyat, So, it's like it goes inside and talagang nakikita namin. So, makikita namin talaga kung may ulcer kayo o hindi. So, may camera sa dulo, doktora, and then it's high resolution. May high resolution. Ito po ay the newest scope of Olympus, no? Merong narrow band imaging. So, ibig sabihin, mas high-end, high definition siya. Okay. So kung doktora, ano po yung mga preparation na kailangan ni Doc JM bago niyo siya i-endoscopy? So, si JM ang ating pasyente ngayon. Usually, hindi namin pinapakain ng at least 6 hours. No? So pag ang pasyente naman, nakita namin matatakutin, nag-anesthesia kami. Pero if a patient is young and you have explained the procedure already well, hindi na lang kami nag-anesthesia. Pag over 50 with heart conditions, we require a cardiac clearance. Okay, so I think that's mandatory for us. Ayan, para lamang po sa inyo mga kasambahay, gagawin po ni Doc JM ito para po siya ang patient ngayon. Papakita po ni Doktora Payawal kung paano yung paggagawa ng endoscopy. Good morning, JM. Good morning, Natara. Anong nangyari sa'yo? Parati akong sinisig muna, Doktora, lalo pagkatapos kumain. Okay, so ngayon po, tayo ay mag-endoscopy. Ang gagawin po natin, lalagyan natin kayo ng camera sa loob. Ito yung ating endoscope all the way to the stomach. So pagkatapos natin i-explica ang procedure sa pasyente, pahihigain na natin si JM. Okay. Higa ka sa kaliwa. Mag-i-spray po tayo ng anesthesia sa kanya. Bukas ang bibig, JM. Pagkatapos tanggalin ang dentures, prosteso, lahat, ilalagyan na natin ng anesthesia. So, mga iho, okay. Lulon. Okay. Isa pa. Lulon. Okay. Kita niyo, kayang-kaya ni JM.
Okay, tapos lalagyan po natin ng mouth guard. So, tayo po ay mag-uumpisa na. So, JM. So, nakikita natin may ilaw siya. So, ito po ay papasok na natin sa kanyang bibig. At sasabihin na natin sa kanya mag-swallow. So, okay. Papasok na siya sa bibig. Nakikita niyo po, may dalawa ko kaming camera. May camera kami dito sa kaliwa na makikita namin kung ano nangyayari. At may camera sa kanan. Mga kasambahay, tapos na ang endoscopy ni Doc JM. So, doktora, ano po ang result ng endoscopy niyo kay Doc? Meron lang siyang gasgas sa tiyan, no? Eh, ito naman ay nakukuha sa gamot. So, siguro masyadong stressful lang ang life ni JM. Tag-test rin kami sa H. pylori sa kanya. Routine po yan sa amin na mag-test ng H. pylori or bacteria na kakukos ng hyperacidity. So, JM, ingat ka lang. I think we will just give you medicine and some pointers on what and what not to eat. Ayan. Mga kasambahay, nakita na natin kung ano yung procedure na ginawa kay Doc JM. Normal naman po. Pero wag po kayong aalis kasi pagbalik po natin, ipapakita ni Doktora Payawal kung ano ang makikita sa isang pasyenteng may gastric ulcer. Kaya wag po kayong aalis. Up next, get an advice on how to take care of your skin, hair, and nails from the skin expert while learning the basics in preventing gastric ulcer when Doctors on TV returns. Promised, eto na po si Doktora Payawal para ipakita sa atin ang isang pasyenteng may gastric ulcer. So, Doktora, yung result ni Doc JM, almost normal naman. Yes. So, ano naman po makikita natin sa isang pasyente na may ulcer na? Okay, dito makikita natin ang isang pasyente na medyo komplikado. Eto, nasa esophagus na tayo. At makikita mo dito, habang pinapasok namin, walang nakikita mo ngayon yan. Yan ang G-junction. Ito, esophagus. Ito, stomach. Yan yung sinasabi ko sa iyo. Pwedeng bumalik ang pagkain at acidity at nagkakaroon ng problema sa esophagus. So, as pinapasok ngayon ang endoscope, makikita mo, ito yung folds na sinasabi namin. Rugae. Tapos, ayan ang pyloric ring. Ayan ang ulcer. Makikita nyo, ito po ay malaking ulcer. Yan po, para siyang singaw na malaking ulcer at nakikita nyo around it, maga. So, ito po ay isang active ulcer. Okay? So, yan po ang nakakos ng pain ng pasyente. As I mentioned, minsan, pag malalim na masyado, pwede po siyang mauka at pwede mag-penetrate at mag-perforate. Minsan, nagdudugo, pwede sumuka ng dugo o dumumi ng dugo. So, yun po ang mga komplikasyon ng makikita natin sa stomach. Pag nakita niyong dumudugo, doktora, meron ba kayong pwedeng gawin using the endoscopy para tumigil? Ang endoscopy also is therapeutic. Minsan nakakahinto kami ng dugo. Meron kaming tinatawag na sclerotherapy. So, ito po, ini-injectan namin sa loob para ho tumigil yung dugo. Meron ho kami rin gadget na parang heater proof, pwede namin initin para ho tumigil din ng dugo. So marami kaming ginagawa, JM, para matulungan namin ang pasyente na hindi na maopera at hindi maging komplikado. Yan po ang ulcer, o kitang-kita nyo, galit na galit siya. Kasi yung around niya is edematous, and you can see here that it's quite deep, no? So ito po, lalo na sa stomach, nire-scope po namin to kasi ho minsan cancer can present as ulcers also. So yun po ang importante sa amin, makita yung pasyente maaga para matulungan.
Kung sakali naman, doktora, na suspicious po na baka cancer, ano po ang ginagawa ninyo? Pag nagbabiopsy kami, so bibigyan namin muna ng treatment for at least 4 weeks, then we scope. Pag hindi nag-heal yung ulcer, non-healing ulcer is an indication for us to treat patients as gastric cancer. So ngayon po, marami po kaming ginagawa na ngayon. Pwede ka namin mag-biopsy. So papadala namin pag lumabas na suspicious for ulcer. For cancer, then we recommend surgery. So, doktora, kung katulad sa pasyente po na ito, ang nakikita po natin na malinaw na ulcer, ano po ang treatment options sa pasyente? Okay. Meron kaming kinukuha ng H. pylori. So, pag nakuha namin yung bacteria at positive, doktora, ang una namin gagawin, i-treat actively for 3, 2 antibiotics and 1 proton pump inhibitor. After a while, we recommend them to follow up with your patient. Lifestyle modification is also important. So, ibig sabihin, yung tamang pagkain, medyo may bawal na pagkain for 2 weeks. Pagkatapos po, of course, ang sinabi ko sa inyo, dapat kung matutulog, may pagitan na 3 hours bago matulog. Okay? And then, we subject our patient already to follow up eventually. So, banggit ulit natin yung regards to smoking. Lifestyle modification is very important sa amin. In any diabetes, liver, and of course in stomach ulcer. No smoking ang stand namin. Paano naman po? Pwede po ba itong bumalik? Yung study namin sa USD na minention ko kanina, there are 2 causes that can cause recurrent ulcers. One is H. pylori positive at saka yung smoking. So thank you very much, Dr. Diana Payawan, for all the information you've given us this morning. Very productive ang episode natin. Thank you also for doing the procedure to me. I feel better now. I feel assured na wala akong H. pylori. And gas-gas lang nakita. Dr., any final words sa audience po natin? Kami po ay nandito para tumulong sa inyo sa mga big problema sa hindi lang sa tiyan, pati sa atay. Meron po kami mga programa para ma-address yung mga taong hindi kaya ng endoscopy. Meron po kaming programa para sa inyo. So please seek your doctors. I represent the Philippine Society of Gastroenterology. So please see us if you have problems. Meron kaming mga free endoscopy clinics around na umiikot po para magbigay ng libreng servisyo para sa inyo. And where can our audience find you, Doctora? I'm here in Fatima Medical University Medical Center. You can just call up the endoscopy. And lastly, Doctor, anyone you want to greet, huh? Siyempre, ang aking asawang medical director nitong hospital. And of course, Dr. Vic Santos, the president, and Doctora Yvonne Guevara, our hospital administrator. Okay, ayan. Maraming pong salamat, Doctora. Okay. And of course, thank you. It's always a pleasure to be here. And JM, easy ka lang. Kailangan mag-relax. And also mga kasambahay, mula po sa ulcer, panoorin muna natin ang tungkol sa mga sakit ng mga kababaihan dito lamang sa Women's Health. At nagbabalik ang Doctors on TV. Mga kasambahay, meron naman tayong special segment brought to us by Geriatrica Philippines. With us, an ophthalmologist practicing at the Fatima University Medical Center here in Valenzuela, Dr. Joseph Inti. Good morning, Doc. Morning, Dr. DM. Welcome back to the program. Morning, always Doc. Been yes. A honor. Yes, suking-suko natin si Doc. Right. Always very thankful for all the information you've given us. Doc, we'll be talking about nutrition for the eye. Ano ba yung mga nutrients na kailangan ng mata natin para maging healthy? Ako, actually, napakarami. Pero yung mga pinaka-importante, vitamin E, C, beta-carotene, vitamin A is also important. Vitamin A yung kailangan lang important. Yan, very okay. Important din. And vitamin B complex, yes. Yeah. Vitamin B complex. Yeah. And why are these vitamins needed? Ano ba nangyayari pag kulang yung nutrition yung mata? Pag kulang kasi sa nutrition, hindi tayo medyo bumababa yung immune system ng ating mata, mabilis tayong kapitan ng infection, yung optic nerve natin, pag kami family history ng glaucoma, madali yang ma-damage, especially pag kulang sa nutrition yung ating mga na-i-intake. So glaucoma. Problem pag may nutritional deficiency, particularly yeah. Which nutrition deficiency? Vitamin B. Especially vitamin B. Oh, okay. Yang po ba eh, katulad sa atin sa mga di sa Pilipino, ano po masasabi ninyo, katulad sa mga pasyente ninyo, Doc? Ano pa po ang mas common ninyo nakikita na
nakikita nyo na napaka-importanting ma-address sa panahon ngayon? Ito kasi sa Pilipinas, no, yung glaucoma is the second leading cause of blindness na. No? Glaucoma is mataas yung parang alta presyon siya, parang high blood siya sa mata. No? Namamanang sakit yan. No? Pag sinabi kasi namamana, there's no way na mape-prevent ito. Pero okay, yung damage kasi ng glaucoma, mas malilesen kung medyo complete tayo sa nutrition, like vitamin D complex. No? Katulad ng sa Nervital, yan. Madalas kong pepper tag sa aking pasyente. So, mayroon tayong supplement dito, Nervital. Mayroon siyang vitamin B1, 6, and 12. Right. Thiamine, pyridoxine, and cyanocobalamin. Correct. We also give it to our diabetic patients. Yes, po, pwede rin niya sa mga diabetic. May benefit lang yan. Katulad nung cyanocobalamin, may health benefit po. Actually, kasi sa diabetes po, lalo na pag umiinom ng metformin, metformin is known to cause vitamin B12 deficiency. So it's a good idea for diabetic patients on metformin to be taking cyanocobalamin. Yes, meron siyang 100 mcg, micrograms. It's usually enough to overcome the deficiency. Yes. Right. So, Doc, paano po iniinom ito? It's taken once a day after breakfast. After breakfast. Oh, okay. So, okay, that's enough, no? Just that once a day is adequate enough for you. How early should they start taking this? Usually, pagtuntong ng senior citizenship, pwede na siyang mag-take niya. Pero pag may mga family history na mag-glaucoma, sometimes as early as 40 years old, nagbibigay na ako niya. So in diabetes, it affects the nerves. Pwede rin ba yung nerve supply ng mata na apekto ng diabetes and then with benefit with taking vitamin B? Oo, kasi pagka may family history ng glaucoma, tendency kasi hindi maganda yung pasok ng nutrition sa optic nerve. Okay. No? Pero pagka daily ka nagtetake nito, kahit paano, napapanatili yung strength o yung lakas ng optic nerve despite na medyo kulang sa nutrition. Okay, it helps preserve vision. Right. Hindi nabubulag yung mga tao. Tama. Marami bang nabubulag sa glaucoma? Nako, dami. Marami talaga. Okay. Almost daily nakakita tayo ng pasyente na nagkakaroon ng nerve damage because of glaucoma. So this is a very simple prevention for such a drastic disease na pwedeng mangyari sa kanila. Tama. And our patients also, diabetic retinopathy, I think, is one of the most common causes of blindness in Filipino adults. No, no? Totoo. And hopefully, taking this medicine, B1612, actually, hindi siya medicine supplement lang. Supplement. Can prevent. Yes. Can prevent. Problem. So, Doc, ano po ma-advise ninyo sa ating mga viewers? Well, sabi ko nga kanina, no, second leading cause of blindness na ang glaucoma. Kaya dapat para maging tayo, no, aware, no, maiwasan natin yung mga komplikasyon na ganito, dapat daily mag-take tayo katulad ng Nervital para ma-supplement, maiwasan yung paglala o pag-progreso, especially may family history ng glaucoma. And this is available in leading drugstores nationwide naman, no? Mercury. Nervital. Thank you very much, Dr. Jules. You're welcome. Oh, we really appreciate it. Yes, Doc. Sa uulitin. Sa uulitin. Sa uulitin. Thank you once again, Dr. Joseph Inki of Fatima University Medical Center. And of course, we'd like to thank our sponsors. Yes, Mr. Walter Co. of Creative Bakers for the nutritious Walter Bread available in all SM stores and supermarkets nationwide. Walter Bread, all yummy, no tummy, the healthy bread on everyone's lips. And also, we would like to thank Dr. Vicente Santos Jr., President of Fatima University Medical Center, located at 120 MacArthur Highway, Marulas, Valenzuela City. For inquiries, please call 291-6538 or 293-2701-206 or visit their Facebook page at facebook.com/Fatima University Medical Center and their website at www.fumc.com.ph. Ayan. Of course, I'd like to thank Ms. Yas Moralia and Fiber C, the only natural vitamin C. Yes, and of course, my clinic, LRT Integrative Medical Care Clinic in Olongapo City and San Isidro Medical Wellness sa Zambales. Ayan, hello sa mga Zambaleños. Okay, Endo, baka may gusto kang i-greet? Yes, I'd like to greet my daughter na nagko-compete niya sa swimming competition. So, wow, good luck and congratulations in advance. No? Go for the gold. Go for gold. And I'd like to thank the viewers for watching us and joining us this morning in our very interesting episode. Until next week, mga kasambahay, be safe, stay healthy. Magkita po ulit tayo sa susunod na linggo. Dito lamang sa Doctors on TV.